Mukhang hindi nga nakatehas itong si LeBron James at binawian nga itong si Patrick Beverly sa kanyang pangasar. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol, bigyan pansin muna natin ang history na binasag na itong ang team ng Sacramento Kings. Well mga idol, after 17 years ay finally nakaklinch na nga ng playoff spot itong ang team ng Sacramento. Since 2006 nga mga idol ay walang playoff game na nilaro kahit isang minuto ang team ng Sacramento. At napakatagal na noon mga idol, 2006, 17 years ago. Marami na ngang nangyari at marami nga rin heartbreak na naranasan ang team ng Kings. And finally this season nabasag na nga nila itong curse nila. So masasabi nga natin na parang first timer na rin ang team ng Kings dito nga sa playoff atmosphere. At for sure yan mga idol, very excited na ang kanilang mga fans. Pero itong si Brian Windhorst mga idol ay may revelasyon. Sabi niya nga ang Kings nga daw ay stuck na sa 3rd seed, which is posible nga namang yari. Dagdag niya pa na ang Kings nga daw ay markado na. Dahil itong mga teams nga daw na gustong umangat sa playoffs ay gusto nga ang number 6 dahil they smell weakness. Not only because they haven't been to playoffs nga daw in 17 years, pero hindi daw kasi good defensive team. Itong ang koponan ng Sacramento. Ang Warriors nga daw ay gusto itong number 6 seed. Gusto kasi nilang makaharap ang team ng Sacramento sa first round ng playoffs. Well, tama naman itong si Brian Windhorst mga idol. Talagang isang bad defensive team ang team ng Kings. Dahil sila mga idol, alam nyo pa, pang number 24 sa NBA pagdating nga sa defensive rating this season. So talaga nga namang makikita natin dito na very heavily reliant sa offense itong ang team ng Sacramento, kaya nga sila nananalo this season. And alam naman natin mga idol na ang playoffs is a different beast. It's a very different atmosphere nga mga idol, na talaga nga namang kung wala kang experience tapos kakaharapin mo pa ay defending NBA champion ay baka maisahan ka nga. Kaya naman ito ang balita ni Brian Windhorst na gusto nga doon ng Warriors ang number 6 seed para makaharap nila itong hindi experience na Sacramento Kings. Well, dapat pa rin mag-ingat ang team ng Golden State Warriors mga idol, dahil alam naman natin sa NBA or basketball in general na dapat talagang nire-respeto ang iyong opponent. Yes, defending NBA champion sila, pero dapat may the same urgency pa nga rin sila sa paglalaro. Dahil hindi rin naman aksidente na nakaupo nga ang team ng Sacramento Kings sa 3rd seed sa West. Isa talaga silang matindi at malakas din na team. Kaya naman for sure magiging very exciting yan mga idol kung magharap ang Warriors at Kings sa first round ng playoffs. Well, ngayon nga mga idol, ipag-usapan na natin ang pagbawi ni LeBron James dito nga kay Patrick Beverly sa kanyang pangasar. I think alam nyo naman na mga idol ang nangyari nga between dito kay LeBron at Beverly sa pangasar nga ni Bev no sa last game nila sa Lakers. Pero itong si LeBron James mga idol, dito nga sa 4th quarter na sila ilamang na at parang mananalo na nga, ay pinuntahan nga itong si Patrick Beverly na nakaupo sa bench at sinabi nga na, "You can't guard me, you can't guard me." Tapos dinanong niya sa coach mga idol, sa mga teammates nito ni Patrick Beverly, "Is Pat Bev gonna guard me?" Yan nga mga idol ang pangbawi nito ni LeBron James dito kay Pat Bev matapos nga ng kanyang pangasar. At matapos yan mga idol, lang talaga namang very embarrassing performance nito nga ni Patrick Beverly this game. Well mga idol, 0 out of 5 nga siya sa field, 0 out of 5 sa 3 pointers, 0 points mga idol at negative 32 ang kanyang ang plus minus. So there's no room talaga for Patrick Beverly to talk this game namang trash talk mga idol, dahil yung performance niya nga ay hindi maganda this game. And this time naman ay si LeBron James ang nangasar dahil nga sa kanyang matindiring performance na may 25 points, 7 rebounds, 4 assists, 2 steals while shooting 52% sa field. So kung si Patrick Beverly ang panalo at ang huling halakak no sa kanilang labat sa Staples Center or sa Crypto.com Arena pala mga idol, ay this time naman sa United Center, si LeBron James ang may huling halakhak.